Hi guys, welcome to my channel. So guys, ngayong araw malalaman natin sa mga classmate ko kung sino nga ba yung jojowain or sino yung totropahin. So, nag-request ako sa isa kong classmate sa BSIT 2D na magbigay sa akin ng 10 names kung sino nga ba yung papasok sa jojowain or totropahin challenge. Nandito na, hawak ko na kung sino yung mga top 10 na kasali sa challenge natin ngayong araw. So, yung first name na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Elamay Namya. Si Ella, at the first place pa lang, nung enrollment pa lang namin is nakita ko na siya. Oo, maganda siya kasi medyo chubby nga lang. Tapos, nung first school days namin, siya rin yung nakasama ko in first day. Sa unang araw ng klase namin, siya yung nakita ko o siya yung nakasama ko buong hapon. So, mabait naman siya. Hindi mo makikita ng arte. Tapos, palakaibigan naman siya. Wala naman tayong problema sa ugali niya. Wala akong problema sa ugali niya. So, para sa akin, si Ella is totropahin. Ang second name na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Clarissa Rose Pagayonan. So, wow! Pagayonan. Apelyido pa lang. Pagayonan. Maganda. So, para sa akin is, si Clarissa kasi ang, siya, mabait, maganda, oo, sabihin natin, maganda. Lahat naman ng kaklase ko maganda. So, siya is, natatangi yung ganda niya. Tapos, yung nakikitaan mo ng, sa tingin mo pa lang sa kanya, alam mo nang mapapamahal ka sa kanya, iba na agad yung mararamdaman mo once na makita mo siya. Yun yung nakita ko. Tapos, at the first place, sa lahat ng classmate ko, siya lang yung una nakipag-usap sa akin. Kasi, mahihayin ako eh. Kaya, sa tabi-tabi lang ako. So, siya yung una nakipag-usap sa akin. So, parang sabi ko, ay maganda tong kasama. Si Clarissa para sa akin is, ipapasok ko siya sa jojowain. Ang third names na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Rene Rose Futol. So, si Rene. Si Rene Rose. So, siya. Or si RR. Rene Rose. So, RR na lang ipapangalan ko kasi yun yung nickname niya. So, matagal ko siya bago nakausap sa classmate namin. Almost a week. Or 1 week lang ata. Yun nga, a week. Tapos, yun. Yun, simula nun, nakasama ko na siyang kumain sa kantin. Kasama ko na siya kung saan-saan. Doon nagsimula yung friendship namin. So, si Rene, hindi lang maganda, hindi lang cute, napakabait. Wala siyang pinipiling kaibigan. So, kahit sino, basta welcome sa kanya or ituring siyang kaibigan. So, welcome na welcome sa kanya. Kaya, palakaibigan. So, para sa akin, si Rene Rose ay, or si RR, ipapasok ko siya sa trotropahin. Ang pang-apat nating pangalan na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Chedi Precacio Puso. Si Chedi. Ang si Chedi, naman siya eh. Mabait, yun. Kasi lahat naman nga sila mabait. Maganda. Yun. Besides sa mabait, sa maganda, nandun din sa kanya yung makikitaan mo na palakaibigan, wala kang problema sa kanya. Once na makita mo siya, magugustuhan mo siya, wala kang ikokomplement na masama sa kanya. Kasi halos naman nakikita ko sa kanya is mabait. Yun lang. Tapos, nakakasama ko rin siya. Minsan, kahit hindi araw-araw, at least nakakasama ko siya. So, sa pag-uusap namin, kung ingian mo siya ng tulong, willing siya, willing kanyang tulungan. As long as maganda yung pakikisama mo sa kanya. So, ngayon, si Chedi para sa akin, saan ko nga ba siya ipapasok?
Mabait naman pala kaibigan, mapagmahal. Yun yung nakikita ko. So, ipapasok ko rin siya sa jojoain. Panlima natin na kasama sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Irene Giriba. Irene Nazareth Giriba yung full name niya, pero sa name pa lang niya, Nazareth. Medyo respect natin. So, si Irene, Beb yung tawag namin sa isa't isa, Beb. Mabait, maganda, tapos Black Beauty nga lang siya. Pero maganda talaga siya. Si Nazareth or si Irene, andan naman yung willingness or yung eagerness niya na makisalamuha sa classmate namin, mas especially sa akin. Kasi parang yun nga yung feel ko sa pagkikisama ko sa kanila is matagal na kayong magkakakilala. So kahit bago pa man ako umuwi dito sa Bicol, parang feel ko kilala ko na sila. So yun, para sa akin lang si Irene, kasi Beb ko yun eh. Pero yung Beb namin is as a friendship lang yun. So para sa akin, ipapasok ko sa tatropahin. Next names na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Eliza May Binyas. So, si Eloy, yung tawag namin sa kanya, mga kaibigan. So, ano siya, tahimik lang siya, lalo na pag magkakasama kami, magkakatropa. Siya yung pinakatahimik sa lahat ng classmate namin. So, para sa akin, ano naman siya eh, maaasahan mo yung mabait, tapos ano naman siya eh, kaya kanyang, anda kanyang tulungan sa once na may mga lessons na hindi ka alam, nandun naman siya, maaasahan mo. So, since tropa naman talaga kami, since hindi naman siya from the start ng, hindi ko naman siya nakilala from the start, ng klase. Nakilala ko siya dahil kay Rene Rose. So, para sa akin, si Eloy is tatropahin lang natin. Next names na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Carmen Rañada. Si Carmen. Ano nga ba? Si Carmen. Yun, mabait din siya. As, yun nga, sabi ko, lahat ng classmate namin is mabait. Mabait sa akin. Ewan ko lang kung sa iba kung ano. Nakasama ko lang siya one time nung parang wala siyang kaibigan. And may kaibigan naman siya, pero yung time na yon is wala siyang makakasama. So, nag-iisa lang siya. So, nakasama. So, ako na yung nag-volunteer or ako na yung nakisama sa kanya. So, doon, nalaman ko yung story, kung ano nga ba yung bakit ganon, kung bakit ganon, yung iba. So, para sa akin, si Carmen is tatropahin. So, next name na po nakasama sa challenge natin ngayong araw ay si Christy May Aurelia. So, si Christy. Ano, si Christy kasi ano siya? Palatawa? Funny? Natatawa lang ako sa kanya once na nagsasalita siya. Most especially once na nagsasalita siya ng yung ano nila, yung dialect nila, yung Libon, kasi taga Libon yun eh. So every time na naririnig ko siya nagsasalita, mapapangiti na lang ako, matatawa. Yun yung nararamdaman ko, kasi yung boses niya is antinis, tapos yung parang kumakanta ganun yung boses na malabas sa kanya. So ano, para sa akin si Christy is ipapasok natin siya sa tatropahin. So, next names na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Cheryl Page. Page. Yun. Si Cheryl Page. Si Cheryl, minsan ko lang tumakausap eh. Hindi naman kayo may gaano ka-close gaya ng mga una kong nabanggit na pangalan. So, pero si Che kasi tawag namin. Mabait naman siya. Handa naman siyang makinig once na makipag-usap ka sa kanya. Tapos, pala kaibigan din naman siya. Pero parang hindi lang nag-timing na sa akin yung pakikipagkaibigan niya. Kasi parang, wala yun ah.
Che, ipapasok na natin siya sa totropahin. So last name na pasok sa challenge natin ngayong araw ay si Miss Maria Camila Siriola. Sorry guys, ang ingay. Natitakas ako sa gubat. Para sa akin, si Camila. Ano pala, enrollment, siya na yung unang-unang taong nakilala ko. Unang-unang taong nakausap ko sa buong BSIT 2D sa section namin. So, siya yung pinakauna kong nakilala. Siya yung pinakauna kong nakausap. So, pala kaibigan, wala kang masasabi sa kanya. Tapos, kaso nga lang, pag ininis mo, minsan, babanatan ka. Officer siya, officer. So, si Camila is fully packaged ng pakikipagkaibigan. Si Camila, siya yung number one sa klaseng lagi kong inaasar. Kasi okay lang naman sa kanya na asarin ko. So, kasi kami naman talagang dalawa yung pinaka-close sa buong klase bago pa naman dumating yung sila RR. So, siya na talaga yung naging friends ko. So, para sa akin, si Camila is papasok ko siya sa totropahin. Na tayo ngayong araw, so nalaman na natin kung sino yung mga totropahin at kung sino yung mga jojowain sa classmate ko sa BSIT 2D ng Bicol University. So, nalaman natin ngayong araw kung sino nga ba talaga yung pwede natin jowain. So, para sa akin guys, kung may nagustuhan man kayo sa kanila, sa mga ipinakita ko, so, contact me lang para makuha niyo yung numbers nila or yung name niya sa Facebook. Joke lang. So, sana mapanood nila to. Especially yung 10 yun, sana mapanood nila tong vlog na to. And sana wag lang silang magalit sa akin. Wala na magagalit-galit din sa mga sinabi ko. So, thank you. Maraming salamat sa inyo guys sa pagsuporta, sa mga nag-subscribe, and sa mga gusto pa pong mag-subscribe, subscribe lang po kayo. So, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, feel free po na pindutin yung subscribe, then click the bell button for more videos po para po lagi kayong updated sa mga new videos ko po. Thank you!